Pinayuhan ng Land Transportation Office ang mga bumabiyahing tricycle sa Quezon City na siguraduhing rehistrado ang kanilang ipinapasadang unit. Kasunod yan ang ipinapatupad na no plate, no travel policy sa mga tricycle. Si Denise Osorio sa sentro ng balita. Abala po ma'am. Tapos ano din, wala pang kain, wala na. Yan ang inilabas na hinaing ni Brian Noces. Sa 11 taon niyang pagiging trike driver, ngayon lamang daw siya nahuli sa isang operasyon. Nagsasagawa ngayon ng Land Transportation Office o LTO ng operasyon sa Batasan, Quezon City matapos ipatupad nitong July 1 ang No Plate, No Travel Policy. Ani ni Brian, hindi niya alam kung bakit iba yung nailagay na plaka sa rehistro, habang ibang plaka ang binigay sa kanya para gamitin pagkatapos niyang magpalit ng unit. Yung issue po yung galing sa LTO, yung plaka na dumating, tapos may dumating din na plaka galing doon sa CASA na kinuha ko sa CASA. Ngayon, nalakad na yung papel, tapos may dumating din na nag-issue yata yung ano ng LTO na binigyan ako ng plaka, dalawa na dumating. Alma pa ni Brian, hindi siya makapamasada ng walang plaka. Kung kaya't dapat yung ibinigay na plaka sa kanya ang dapat inirehistro sa pangalan niya. Samantala, segunda naman ni Batoda President Roberto Mirafuentes. Nang mag-release ng mga kinukuha na namin ng tricycle, ng mga kasa, kaya po siguro doon, kaya ang ginagawa nila, siyempre magpapalit sila ng tricycle. Ngayon hindi pa lumalabas yung plaka, sobrang tagal kasi taon na eh. Hindi pa lumalabas yung mga plaka namin eh. Ganun po siguro ang nangyari. Rekomendasyon ng Pangulo ng Batoda, pinakamagandang solusyon ay ang paglabas sa kasa ng tricycle, dapat kasabay din ang pag-issue ng lahat ng mga plaka na kinuha para sa tricycle sa loob ng 1 linggo o hindi lalagpas ng 1 buwan. Nanindigan naman ang ibang mga tricycle driver na tuloy pa rin ang kanilang pamamasada, tulad ni Mang Rodolfo na sumasang-ayon sa isinasagawang operasyon ng LTO. Pasensya muna sila, ayusin muna nila yung ano nila. Kasi mahuhuli sila pag nagbiyahe sila eh. Kasi pinapatupad na batas na talaga yan. Kaya hindi rin natin masisi ang gobyerno. Aniya, nakakatulong ito upang mahuli ang mga ilegal na bumabiyahe upang makaiwas sa mga posibleng umanong mga mas malaking problema. Para sa amin po, nakakatulong naman po para malaman natin kung sino mga illegal at hindi illegal na nagbabiyahe. Siyempre, pagka nagkaroon ng aksidente yan, mas malalong malaking problema yan. Abiso naman ng LTO sa mga miyembro ng mga toda ng Quezon City, siguraduhing rehistrado ng maayos ang kani-kanilang mga pampasadang unit, valid pa ang mga lisensya, at dapat laging binibit-bit ang ORCR. Unfortunately, habang nag-check po tayo nito, may lumalabas na mga walang papel, may lumalabas na matagal nang hindi rehistrado, may lumalabas pa na fake yung driver's license. So pagdating sa mga ganitong bagay, nagkakaroon po tayo ng paniniket at pag-impound. Payag ni LTO Law Enforcement Service Director Francis Almora, maaari na rin kunin ang mga plakang hindi pa nakukuha at hindi natatanggapin ang mga temporary plate. Hindi po accepted yon kasi ang policy po ng LTO sa mga dealers, within 7 days dapat na ibibigay nila yung plaka, nare-rehistro nila. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan kung anong solusyon ang mabibigay ng Batoda sa kanilang mga miyembrong nadali sa operasyon, lalo na sa mga unit na na-impound at pag-uusapan pa nila anila ito. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.